Live again for another episode of Inside the Mind of episode 25 na ito. Yung pinaka-favorite episode ko eh. Siyempre, interviewing ko yung sarili ko, di ba? But, ang focus ngayong session na to is hindi naman siya recap. I want to talk about a lot of things na hindi natin masyado na-cover dun sa mga previous episodes. Eh. So, we could go in-depth sa mga ilang bagay na pwede natin pag-usapan ngayon, lalo sa NLP, hypnosis, hypnotherapy, sales negotiation. Yan yung mga sobrang favorite na topics ko eh. Kung gusto mo mag-usap anime din, di ba, manga, let's go. Diba? So, tingnan muna natin ha. Wait lang. Check ko lang yung mga friends natin joining in. Yun, what's up? What's up? What's up? So, let's make this an interactive session. Pwede rin natin itong tawagin AMA. Ask me anything. Alright. So, what's up? What's up? Welcome. Welcome to the podcast. And i-aalay natin. First, I want to tell you my story and how I came to be. I mean, ano yung nagdala sa akin sa kung nasa na ako ngayon, yung mga passion ko, yung mga hilig ko. Yun yun. Let's talk about it. So, welcome, PJ. Yun, PJ. My mom's watching. Hi, Mel. What's up? Si Al, nandyan. Kuya Dondon, what's up? God Andre, what's up? MJ, welcome. Congratulations sa certification nyo. Yeah. Okay. So, Edison, yun na. Dumadami na tayo. Hi, Bob. Hey, what's up? Okay, dumadami na tayo. Sige, padami lang tayo ng konti. And we're gonna talk about, first, I wanna tell you my story. Nagsimula kasi, nung na tayo magsimula doon sa mga bata pa, okay? Let's start with probably kung saan namumold yung mga behaviors natin, which is probably high school, di ba? And nung high school ako, I was really, sabihin na natin, focused on fun. Okay, nandun ako sa parang, teka lang, I wanna try new things. Nandun ako sa parang, sino ba yung mga, dun pa lang, as early on, nakikita ko na kung ano yung construct ng, ano eh, nung mundo natin, connections. Choosing friends wisely. I mean, you could choose any friend, di ba? Pero, isa sa mga important factors is, teka lang, sino yung mga friends na pwede mo na makasama habang buhay? Di ba? Marami kang friends na all throughout the years, parang wala lang, come and go, come and go. Pero meron ka, nabibilang mo sa kamay mo yung mga friends na sasabi mo na parang, these are my real friends. And yun yung mga mula nung high school, I was always focused on that. Sino ba yung mga kaibigan na masasabi kong kaibigan ko for life? Okay, kaya natitreasure ko yung mga friends ko. Kaya minsan, nung kasal, parang nalilit, ang hirap mamili. Parang, teka lang, close ko lahat to eh. Pero hindi ko alam kung sino yung mamili. Hirap, pero challenge yun. Oy, what's up? Oh, sa CryptoMad. Oh, tama. Mamaya, pag-usapan din natin yung Bitcoin. So, yun nga, nandun ako sa point na looking for friends. And then, connections kasi yan. And then moving forward naman, pagdating ko ng college, naging focused ako sa fun pa rin, passion, which is gaming. And nakita ko kasi doon sa gaming yung competitive ko. Wala naman masamang mag-compete, pero syempre ang maganda sa pagiging competitive is you're always parang may adrenaline rush eh. Parang meron kang feeling na you want to prove yourself, to stand out, to be the best. Okay? And yun yung natutunan ko nung medyo semi-professional kami ng Counter-Strike. I mean, we were doing it talagang araw-araw, pustahan, dun ka na mabubuhay. Hindi ko naman sinasabing magaling ako, pero nananalo naman ako sa pustahan kahit paano. Natatalo rin. Pero syempre, early on, we get to understand that there will always be someone better. Okay? Pero as much as possible, you still try to work your way dun sa taas para at least you get the benefits of being on top. Diba? So, yun. Ano pa ba? And then, nag-focus ako sa
sa work, nag-work na ako noon. Nag-work ako sa call center, sa BPO industry, sa may Alabang. And ang solid, kasi yung, ito yung siguro masishare ko, it's a blessing for me. It's a blessing for me na nakapagtrabaho ko sa isang BPO. Why? Nakikita natin, maraming opinion, di ba? Parang call center, di ba? Yung iba, mataas syempre yung tingin sa call center, iba mababa. It's perfectly fine. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, di ba? Pero here's the thing that I learned sa call center. How to communicate efficiently. Doon ko nalaman na, teka lang, wala akong alam sa negotiation, wala akong alam sa sales, wala akong alam dyan. Nagkataon, yung position na nabigay sa akin doon ay collections representative. Meaning, kailangan kong kumolekta ng pera sa mga taong walang pera. Recession pa noon, nung mga panahon na yon. So, ang yung challenge doon is, ang dami mong skills na kailangan mong mabuild. Di ba? So pag, sa pagkausap pa lang ng tao, sa pag-close, di ba? Kasi ang goal namin nun, pabayarin yung tao over the phone using their credit card or their checking account. So kung na-miss mo na yung bayad mo, malamang wala kang pera. Di ba? Or nakalimutan mo lang. So ang goal namin, gagawa namin ng paraan para mapabayad namin sila. Doon kami nag-negotiate. And ang blessing doon is the company gives you sufficient training para magawa mo yung mga bagay na yun. So doon ko nakita yung skill set ko na ginagamit ko pa rin hanggang ngayon, which is yung natutunan ko sa NLP. See what works. Ganito lang yung kasimple, NLP. See what works. Understand how it works. And work, gawin mo sa sarili mo. Kasi kung nakikita mo na, okay, for example, meron top agent sa floor, okay? And then yung top agent sa floor, tingnan mo yung ano niya, how he processes, kung paano niya pina-process yung mga words niya, yung sasabihin niya. And then pag naiintindihan mo ngayon yung word per word niya, pati yung mga script niya, subukan mo. Ako sinubukan ko. So I was surrounding myself with the top agents and dun sa floor, mga performers. Oh, bubulol pa ako. Yung mga performers. And then, I was trying to understand over yung mga Yossi breaks, over sa mga nakikinig ako sa mga calls nila. Taka lang, what makes this person great? Okay, ganun lang yung kasimple. Kasi top agent sila eh. They're earning more, di ba? May mga bonus yan, incentives. So, nung nakita ko itong isang friend ko, pabilisan kami ng calls eh. Pero siya hindi. He was spending more time on the call. Okay? Mas konti syempre yung calls niya. Pero yung closing rate niya, sobrang taas. And dun ko nakita, teka lang, he's connecting with the client. Talagang kinakausap niya talaga yung client to the point na, teka lang, I'm here to actually work with you. Yung talaga may puso siya dun sa call. Kaya kahit pa paano, nakoconvince siya, ang daling makonvince yung kausap niya na magbayad over the phone. Okay? So next steps, ano pa yung mga tinitingnan ko doon noon? I was looking at hearing the delivery. Paano ba yung pagsabi niya ng mga words? And then, dumating sa point na after ilang years ko nag-work doon, hinire ng company yung isa sa mga top bill collectors sa buong mundo. Okay? And then pinapunta siya dito. Sobrang mahal ng bayad ng training na yan. Pero swerte na napasama ako doon. And doon ko nakita yung power ng words. So siguro na-discuss ko naman to doon sa mga previous na podcast natin. Pero ulitin ko na lang. We talked about pag-change nung tinatawag natin doon ng simple word lang eh. Parang, kailangan namin i-verify palagi yung rapport. Yeah, man. Oh. So, yun nga. Kailangan namin i-verify yung mga address
nung mga tao kasi every time na we get into a call, just to verify, blah, 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 your address is ganyan, ganyan. Diba? Pero ang ginawa niya, pinadali niya yung sistema namin by just changing the wordings. Ang pinalit namin dun is for security reasons. Dinagdag lang namin yun. For security reasons, is your address still at bam, 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 bam. Okay? Ano yung effect? So, while I was trying to understand, kasi pag may pinapasok sa'yo na sistema na hindi sa'yo, parang yung katawan mo nire-repulse yun eh. So kami, lahat parang, hindi ko kailangan tong script na to kasi parang hindi siya nag-work sa akin. Mas effective pa rin, mas mabilis pa rin ako sa dati kong scripts eh. Pero, pin-enforce sa amin eh. Sinubukan talaga namin. So, with using, just for security reasons, John, your address is still ganyan, ganyan. Ang bilis, umu-oo lang sila, walang palya. So, for events purposes naman, ginagamit ko na rin yun. So, yung for security reasons, pinalitan ko lang. For registration purposes. Di ba? And yung effectivity niya, ang laki ng tulong. Di ba? Para sa akin na nag-market ng mga events. Di ba? So, yun. Hey guys, so welcome. Ang dami. Dumami na kayo kaagad. Ikwento pala ako. Hey, what's up? So, going back to the story. Tuto ako ng mga script. And dun ko sinimulan na practicing yung delivery. May mga verbatim. Yung mga verbatim, kailangan namin talagang sabihin every line. So ngayon, gusto ko maging top eh. So ang ginawa ko, ginaya ko yung top agent. Naging more rapport ako dun sa call. And then, dahan-dahan kong sinishift yung tonality ko. So hindi ko to sure na fact, pero I do believe that Filipinos are really good in copying. Okay? So ang dami natin dito mga Pinoy, 'di ba? Mabilis gumaya ng facial expression, kahit yung mga you do note na 'yan, 'di ba? Kopya, ang gagaling gumaya eh. So ang sinasabi ko is kung magaling tayong manggaya, yun lang yung in-internalize ko sa sarili ko. Teka lang. Bakit hindi ko subukan ng gaya ng iba't ibang accent? So I was focused on, siguro may specific na accent kami doon sa call center na yun eh. 'Di ba? Call center. Ayan. Teka lang. Wait, nag-set lang kayo ng suit. Hindi pa. Joy, hindi pa. So 'yun. So nung sinubukan ko mag-change ng accent, parang pati tonality ko nagbabago na rin. Okay? So, yun. Doon ko na practice. Nag-research ako sa online kung paano ayusin yung boses ko. So, ang ginawa ko, pinababa ako ng pinababa yung boses ko sa phone. Kasi ang naging concept ko noon is parang, teka lang, bakit karamihan ng mga radio DJ, di ba? Mga radio DJ, yung boses nila, mababa. Okay. Naghanap ako ng daya. So, kasi nung pinakinggan ko yung boses ko sa phone, kahit anong call center. Oh, di ba? Ganun eh. Call center. Nung naman pinapakinggan ko yung boses ko sa phone, parang, teka lang, kahit anong gawin ko, yung boses ko, parang babae pag doon sa recording. So, kasi, yung boses ko, malayo ako sa microphone. Okay? So, tinest ko para hindi ako masyado strained. Nilapit ko yung mic sa bibig ko. So ngayon, pwede ako magsalita ng malalim nang hindi ako masyado na-strain. So ganito, binababaan ko pa yung boses ko. Ay, good day, John. Yeah, I was calling. So ngayon, anong nangyari? Nakakagawa ako ng false authority over the phone. Kasi hindi kami magkaharap eh. Okay? Kasi ang maganda dito sa pag-understand natin ng mga ganito, mga bosses, tonality is lalo na over the phone. Since hindi mo ako kilala, gagamit pa ako ng sa ibang pangalan by pagkasabi pa lang ng pangalan kahit papaano nagkakaroon ka na ng visual kung anong itsura ng tao eh. 'Di ba? Imagine mo yung kaibigan mo ang pangalan Apple. Mahirap yung mga words, mga pangalan na Christian or John, di ba? Ang dami kasi nun eh, di ba? Ang dami. Mag-imagine ka ng Christian, ang dami may isip. Pero let's simplify. Lagay tayo, pangalan, Apple.
di ba kahit pa paano, medyo, medyo na-imagine ka parang simple lang or either, ay, ayun, magbigay ng definition. Meron pala akong kilala sa Apple. Okay. Ayun, yun, yun. So, pero, ang point ko dito is ganito. In terms sa boses, kung malalim na malalim yung boses, tapos sobrang, imagine mo yung tono mo pag sexual yung voice mo. Yung parang kinakarinyo mo sila habang nandun sa call. Iba yung ngayon, iba yung na-visualize nila. So kung babae yung kausap mo over the phone, tapos, hey, good morning, let me speak with Michelle, please. Diba? Medyo parang, hi! Diba? yung mga ganong pangyayari. So, I was playing with the tonality to enforce charisma, to enforce authority rin over the phone. So, yun yun. So, to the point na, and tumaas yung performance ko, to the point na, nag-enjoy ako dun sa mga incentives. Hi guys, si Lester nandiyan, what's up bro? Ayun, bedroom voice. Oh, sexy, di ba? I mean, pagkausap mo yung mga friends mo lalaki, mag-sexy voice ka, tingnan mo kung saan ka mararating yan, di ba? So, yun. May kagat, ano, may isip ko. Si Christmas. Oh, bro. So, ayun. Guys, pag may question kayo, nagkikwento lang naman ako dito. Mamaya, let's jump to dun sa mga topics na favorite natin pag-usapan, alright? So, after nung dun sa call center, napunta ako sa MLM. Sa MLM, sa mga network marketing. And ang solid ng experience ko dun kasi, doon ako natuto mag-public speaking. So, sa mga friends ko, syempre, alam nila na sobrang chill lang, kuloy lang talaga ako. Pero, ang maganda kasi doon is, you can always reinvent yourself. Lalo na pag nandun ka sa isang lugar na walang may kilala sa'yo. Diba? Kasi pumunta ka ng ibang lugar, wala nang may kilala sa'yo. You could be anyone. And nung pagdating ko dun sa MLM, yung solid na introverted self ko mula nung bata ako, na chill lang sa games lang, wala. Friendly ako, pero hindi ako nandun sa haharap sa tao, kakausap. Hindi. I'm not that. Pero, one of my friends, upline, yung tawag natin na, di ba? Upline. Isa sa mga upline ko, oy, hi, good evening. Yan. Isa sa mga friends ko. Pumunta kami ng ibang lugar kasi. And then, he was talking solid. He was talking to around 100, 200 people nang tuloy-tuloy. 3 times in one day yung schedule. Ngayon, meron dumating ng 10 mga tao na late. And ako, meron akong hawak na clear book. And I had to present. Okay? Wala akong choice eh. Yun yung point na, teka lang, kung walang gagawa nito ako lang, teka lang, ayoko pa rin eh, pero kailangan kong gawin. So, ginawa ko. Nung ginawa ko siya, sobrang basag na basag. Ito yung mukha ko, parang naalala ko na naman siya. Sobrang kakahiya. Kasi, di ko alam yung sasabihin ko eh. So, yung natutunan ko na sa call center, I alam ko yung proseso eh. Napapanood ko naman yung mga taong nagdi-discuss nun eh. So, I copied the process. Paano ba siya nagdi-discuss? Oh, open-minded ka ba? Oo naman, syempre open-minded dapat tayo lagi. De, joke lang. Minsan, syempre meron tayong mga beliefs na super strong eh, di ba? Yun yun. Pero, yun yung nangyari. I copied the process nung speaker. And then, I mimicked it. Kinopya ko lang kung paano niya dineliver word per word, pati yung mga quotes niya, yung mga quotes pa doon, yung parang, gagamit ka pa ng, if you think you can, ano yan? You can. If you think you can't, you're right. Di ba? May mga ganun-ganun pa eh. Tapos gagamit ko pa ng mga ESBI, mga ganun, employee. Gaganun eh. Di-discuss mo yan eh. So, dinaanan ko yun. And then, nung nag-discuss ako, nakaklose ako ng dalawa. So, teka lang. Ayos yun ah. Pera yun ah. Okay, pera yun. Kumita ako dun. Nakaklose ako ng dalawang tao eh. So, I liked it. Nung, tapos to the point na, I had to invest na in training. So meron sila mga ino-offer na training din sa mga MLM companies na parang maging leader ka.
So, umattend ako ng isang out-of-town training na ganun. And dun ko natutunan yung mga, sorry sa term, sa mga friends sa MLM. Oo. Pero as I was discussing it with some of my friends sa mga sa hypnosis community, yung nangyari sa akin ng solid mind control yun. Yung mga process na yun, solid. So explain ko lang how that works, di ba? Para since nandito na naman tayo ngayon, let's talk about it. Pagod kami lahat. We were like around 40 people. And sa amin lahat, hindi kami nakakain kaagad. Kasi syempre aalis kayo ng umaga, darating kayo sa venue ng mga umaga rin. And then tuloy-tuloy na yung mga workshop, tuloy-tuloy na yung training, workshop and everything. Pagdating ng gabi, ando na yan. So, siguro yung iba naranasan to, yung mga I want success. Okay. Binake down namin yung factor why it works. Okay? Kasi, kung titingnan mo, sa mga nag-MLM dyan or nasa MLM, hi, Bes. Oh. So, ang nangyari dyan is, pag sumali sila dun sa program na yun, yung sumisigaw, I want success! I want, umiiyak na sila dun. Solid ta sasabihin ng mga tao dun sa likod, yung mga judge, no, wala ako naramdaman. Di ba? Ang proseso nun is nai-invalidate ngayon yung burning desire nila. So parang, ang nangyayari, lalabas ng lalabas to the point hindi na nila alam yung gagawin nila. To the point na nai-imprint din sa utak nila yung I want success. Pagod, hindi na makapag-isip, pressure, tapos invalidation. Yun yung mga nangyayari dun sa workshop na gano'n. So ngayon, anong mangyayari? So, mag-iisip ka, ako nauna ako nun, umiiyak na ako, I want success! Tapos parang lahat ng tao dun sa likod, parang wala kami nararamdaman. Kasi yung goal namin nun is iparamdam namin sa ibang tao sa paligid namin na we really want success. So, yun, after that, talaga, makikita mo ako, nagpa-flyering ako dun sa South Mall. Yung print ako, wala, yung hiya ako nun, wala na. Kasi, dun ko natutunan na, parang ano eh, yung realization, dumating ako sa realization na, teka lang, tama sila eh. Yung success mo, nakadepende lang yan sa'yo eh. Kung ano yung sasabihin ng mga ibang tao, wala yan. I mean, sila ba yung magpapasucess sa'yo? Pero ngayon, totoo yun. Sila yung magbabalakulay sa'yo. Kasi pag napuntaan na sa business, naiintindihan mo na ngayon, teka lang, you need connections. Okay? Pero nung mga panahon na yun, teka lang, wala akong pakialam sa kung anong sabihin ng mga tao sa akin. Gagawin ko to. Maghahanap ako ng client, tapos nagpa-flyer nga ako, kumakausap ako ng sobrang daming tao in one day. Kasi yun yung turo sa akin eh. Sumunod lang talaga ako, yes, upline. Di ba? So, ang learnings ko dun, tama naman sila eh. Pero nangyari lang na kaya ako umalis na dun sa mundo na yon kasi nagkaroon ako ng ibang calling, which is to therapy, hypnotherapy, tsaka mag-training na lang ng tao. Diba? Kasi yun yung masaya para sa akin eh. So there are a lot of people that, siyempre, Ken, balik ka na, ganyan, ganyan. Pero yung question dun is, teka lang bro, I hope you understand. I hope you respect my decision na hindi na bumalik. Kasi ang decision ko na, what makes me happy is to train people, to coach people, and to have that fun. Doon ako masaya. Diba? May iyakan. Oh, meron. Diba? May iyakan pa. Diba? Yun nga, meron nga pa ng ganong segment. No? Tapos may apply na magkikwento. Tapos yung hirap ng buhay niya. Tapos spotlightan pa siya. Tapos iiyak pa siya dun sa araw. Diba? Solid yun. So, dun natin nakita yung ano eh. Yung emotion play eh. And it works. Yun yung maganda dun eh. It works. Laki, diba? What you think is what you become. Thank you, man. Ganda na message mo. Positive thinking. Yeah, agree naman tayo dyan. Positive thinking, di ba? May benefits naman na negative thinking, pero sige, pag-usapan natin yan mamaya. So, moving forward naman dun sa story. So, after ko mag-MLM, actually, nasa MLM pa ako nun eh. I wanted to close more. Kasi, syempre, ang kita ng... Ito yung reality sa MLM eh. Kailangan mong i-show. Kasi, dun na... Ano eh, yung reality ng mundo,
yung mga kaibigan mo, yung mga family members mo, close friends mo, pagpasok mo ng MLM, nako, yan pa yung mga number one na negative. Diba? Oh, ganun lang yan. Pero meron din naman magtitiwala sa'yo. Hi sa mga friends ko, nagtitiwala sa akin. What's up, man? Sunog tayo sa monoline, bros. So, yun yung nangyari. Pero, ang nangyari kasi, ito siguro masishare ko sa mga friends ko sa MLM. Ang dami ko rin bridges na burn dahil sa MLM. Marami. When I coach people sa MLM, ito yung pinakasinasabi ko. Huwag kang magsusunog, lalo na pag may kausap kang client. Pag na-reject ka, huwag kang magsusunog. Huwag kang magsusunog ng bridge. When they say na hindi sila interested, masanay ka dun sa rejection na yun. Masanay ka na, teka lang, magkaibigan pa rin naman tayo, hindi naman ako napagkita sa'yo para magbentahan ka eh. Napagkita ako sa'yo kasi, gets mo? Yun yung natutunan ko ngayon eh. What in sales, what we want to build is relationships. Kasi kunwari, nakausap mo tong tao na to ngayon, tapos nag-no siya sa'yo. Tapos ayaw mo na kasi nireject ka, bad trip ka na sa kanya kung ano yung sinabi mo. Mangyari doon is pag may binibenta ka na na bagay, na sakto na sa kanya, hindi na maganda yung relationship ninyo. Okay? So as much as possible, yung winner out ko sa sarili ko is when I get to talk to people or when I'm selling something or promoting something, wala akong emotions attached to it as much as possible. So parang ano lang, oh bro, interesado ka pa sa ganito? Okay, hindi na. Hindi ko na i-open yung topic na yun kasi pwede na tayo mag-focus sa mga ibang topics na eh. Okay? So yun nga, nag-focus ako sa parang I wanted to find techniques to close faster, to build rapport faster. And doon ko nakita yung neuro-linguistic programming. Actually, yung hinahanap ko talaga ng hypnosis. Okay? Hypnosis. Kasi, with the hypnosis, kasi parang ang belief natin dyan, budol-budol eh. Di ba? Tama. Sige, mag-comment lang kayo ng mga question nyo pag meron kayong question dyan. Ah. Babasahin ko yung lahat, man. Chill lang tayo dyan. Okay. So, ang concept natin sa when we hear the word hypnosis, budol-budol, sabi ko, teka lang, astig the skill yun. Kung kaya ko kumausap ng tao, tapos ubo-o lang sa akin, hindi dami ko nakaklose sa deal. So, naghanap ako ng community. And nagkataon, ayan, yung mga partners ko ngayon, sila Jason, sila Dr. Strix, and dyan. So, nung Trans Manila, attend ako, hanap talaga ako. Ayan, sila Kat, na-meet ko dyan, sila Kat, ayan. And ang unang workshop was about NLP. Okay. Ito yung nakakatawa dun. Umattend ako ng NLP. And I was really looking forward kasi sobrang na-research ko na yan. Yung paano yung mga language patterns. Nanonood pa ako ng mga Darren Brown, ng mga mentalism. I was solid to. Tapos pagdating ko dun, yeah, one of my mentors, yeah, ninong ko, si John Boha, was the speaker. And nagulat ako on how hypnotherapy worked. Because lahat ng tinuro ni John doon ay mostly for behavior change. Mostly yan nakikita ko doon for therapy. Meron, ang daming factors na ginawa doon. Ang daming technique na tinuro ni John doon. Sobrang sulit. May sarap pa ng sisig ng mga panahon. That was around 2011-2012. So ngayon, sabi ka lang, sino yung mga kasama ko dito sa klase na to? Kasi ang dami namin nun. Mga 40 kami nun eh. And doon ko natutunan na meron isang community dito which is called PUA, Pickup Arts. Okay, noong mga panahon na yan, syempre, wala. Ano lang, nakafocus lang ako dun sa ginagawa ko. And, pero meron akong problem nun eh. Talking with women. Parang hindi ako, ala, sa mga nakakilala sa akin, di ba? Alam niyo naman kung gaano ako katorpe, di ba? Ganun naman talaga eh. Pero, I wanted to improve myself. I wanted to develop my skills. Not just for sales, but also with communication. So ngayon, sa dami nung nakilala ko doon sa event na yun, karamihan doon PUA. So I was, naging interesado ako sa attraction and seduction. Doon ako umattend ako sa mga seminars ng mga ibang tao. Tapos dito din sa online, ang dami ko nakikita, mga forums. And it's very helpful. Alam ko sa ibang friends natin it's a very negative thing probably ganun pero ang nakita ko kasi doon is
for men, lalo na kung napanood nyo naman yung movie na Hitch, ganun, there are a lot of men talaga that have problems with talking to women. They don't know how to talk to them. Talagang kailangan pa gumawa ng mga script, kailangan pa gawa ng routine, di ba? Para ano eh. Pero yun nga eh, ang natutunan natin sa skill is when you repeat and repeat and repeat a skill, di ba? Nagiging innate na siya sa iyo eh. So, doon ako nakapag doon ko naintindihan lalo na teka lang. Kailangan pag meron akong nakikita or natutuwa na technique na nakikita na nakakatuwa or okay bagay sa akin, i-practice ko siya ng i-practice. So generally, I got connected with a lot of friends na nasa community and nakita ko sila kung paano sila paano nila gawin yung mga mga routines nila and sobrang effective kasi nakikita ko yung effectivity ng body language, effectivity ng yun nga sa mga delivery, tonality, tapos doon ko na nakikita yung mga ibang mga techniques like yung mga tinatawag natin na kino, yung pag pasok mo sa mga personal space ng mga tao so that you could gain easy rapport. So yung mga tinuturo ko nun sa team ko for sales and negotiation, teka lang, this stuff, this understanding, this experience and techniques can be used to different aspects in life. Di ba? To improve not just communication, kasi doon specific eh, ang application ng babae. Kailangan, pwede natin i-apply ito sa ibang mga bagay. So, tinignan ko yung effectivity niya. And it's really good. So, after nun, nandun na kami, inaayos na namin yung sa mga events na nag-focus na ako to promote events for hypnosis, mga body language, mga workshops, yan, naging friends natin, yan, sila Justin Pinon, what's up, bro? Sila, yan, sila Dr. Strix, yan, sila Robert, sila Luigi, sila Jason, yan, sila sa Vipra, yan, ang dami, solid, ang liit lang ng community ng hypnosis dito sa Philippines. Pag sinabi kong hypnotherapist, nabibilang ko lang sila sa daliri ko nun, kasi wala talaga, konti lang. So teka lang, maybe we could develop this into something. Tapos yun nga, yung friend ko si Kit tsaka si Dr. Strix flew to Singapore to take a certification, yung conversational hypnotherapy, hypnosis, conversational hypnosis. And teka lang, inisip ko na, ano ba yung difference ng NLP sa conversational hypnosis? It looks really, really the same eh. Kasi parang hindi mo kailangan patulog, i-trance yung tao, yung tipong gaganan. Hindi, you don't need to do that. Kahit nag-uusap lang kayo, nagagawa mo na yung kailangan mong gawin. So, doon na pumapasok yung mga techniques like mga embedded commands, yung mga nested loops, yan eh. Usually, based sa mga certifications na nakita ko dito sa Philippines, hindi nila masyado pinofocusan tong mga to, yung languaging part. Yan, nakita ko eh, Jason, nakafocus siya sa mga good points ng mga NLP certification, yung sa mga languaging. Pero karamihan ng iba nakafocus kasi yan sa motivation eh. Okay? So ngayon, ang hinahanap ko palagi nun was a technique or techniques that could, alam mo, make me feel na parang, teka lang, bagay sa akin itong technique na ito, magagamit ko to. So yun yung mga hinahanap ko nun, shortcuts, di ba? Yun ang gusto natin, di ba? Ba't ko pa mag-long cut kung may shortcut, di ba? So, sana ako, yun nga, nag-focus ako sa NLP. And then, napapunta namin dito si Karsten. Si Karsten Kushner, yeah, one of my mentors. And siya nag-certify sa amin sa conversational hypnotherapy. Ang laki ng factor ng certification na yun. Kasi yung nangyari nun, natutunan ko lalo kung paano mag be influence. Ayaw ko mito yung word na manipulate eh. Yung influence ng thoughts ng tao. Okay? And then, yung isang pinaka-important na factor na tutunan ko kay Dr. Strix naman din is if you could manage your thoughts. Okay? Kasi bago nagiging feeling yan, for example, meron kang bad thought or
Can't thought. Okay. Yung thought mo, kung kaya kong kontrolin, hindi na siya magiging depression or sadness or loneliness or happiness o ganun. If I could control it, gets mo, ang dami kong pwedeng gawin. Yun yung naging effective dun sa workshop na yun, lalo na sa conversational hypnosis. Kasi if I could work with thoughts nung kausap ko, kaya ko agad i-influence yung feeling. With playing with words and delivery tonality. Pero isa sa mga importanteng bagay sa hypnosis, saka hypnotherapy, pag-intindi mo ng flow. Kasi yun yung mga kausap ko lately. Eh. Parang, teka lang Ken, kailangan ko yan tayo ng script. Okay, para maging mas madali. To be honest, guys, I wrote down a lot of scripts. Up till now, I'm still writing down effective words, effective phrases, sentences ng mga tao sa paligid ko. If sa mga kaibigan ko na nakita ng notebook ko, tinatawag kong the black book. Galit nga sa akin yung isa sa mga partners ko sila Jason, sila Dr. Strix. Kasi ang nakikita nila sa notes ko is yung mga words nila. Why? Kasi ganito yan eh. When you see a very a good speaker, pare, attend ako ng mga workshop. Iba yung thought patterns nila eh. Iba yung environment na pinanggalingan nila sa pinanggagalingan ko eh. So, when I go to a workshop, what I want to understand is how they are thinking. Kasi kung naintindihan ko yung thought process nila, mas madali nang iintindihan kung ano yung mga pinagsasabi nila. Di ba? Yun eh. So ngayon, nililist down ko kaagad sa mga notes ko. So, nakikita ko doon yung mga words na effective for them. Sa isang friend ko yun, are you getting a sense of it? Medyo maririnig mo palagi yun. Consider yung mga words niyan. If you could consider or consider things fully, mga ganun, interest, words na like and love. Bakit ko binibigkas sa inyo itong mga words na to? Kung napapansin ninyo, mula kanina habang nagsasalita ako, meron mga specific words na nabibigyan ko ng emphasis. Okay, minsan nadadagdagan ko pa ng body language, ng hand gestures para lang ma-pinpoint or mabigyan ng emphasis yung words. So, as much as possible, pag meron akong kailangan i-highlight, ayan, tulad yan, i-highlight, either yung mukha kong gumagalaw, nag-yes yung mata ko, nag-yes yung eyebrows ko, nag-yes din yung kamay ko. Okay? Kasi ang natutunan ko is not to communicate with just tonality. Eh. Ang daming factors, ang daming bagay ang nasasagap ng utak natin with just me talking to you like this in front of this whatever. Di ba? So, kung lalo ako nanonood ka ngayon dito, ang dami mong nakikitang bagay. Nakikinig ka ng boses ko, nakikita mo ako, nakikita mo yung movement ng kamay ko, nakikita mo yung shadow ko dun sa gilid, nakikita mo yan lahat. Napoprocess yun lahat ng utak mo. Okay? So, in terms of sales, lalo na kung mayroon magkaharap tayo, gamit ka ng aroma, or kung mayroon nasa coffee office ka, lagay ka ng aroma na sobrang soothing sa ilong, nakakadagdag yun sa paggawa ng magandang decision nung kausap mo. There are studies na meron na sinabi yan eh. Parang naglagay sila sa isang dalawang room na yung isa mabango yung amoy, yung isa mabaho yung amoy. Tapos pag de-decide nila pareho to buy something. Tingin nyo, saan yung mas may bumili? Siyempre dun sa may mas mabangong amoy. Kasi parang kalmado sila, they could easily make a decision. Kasi dun sa isa na sobrang pangit nung oh, like and love, man. Kaya yun, Chris, pare. I mean, tayong dalawa, we've been working and yan, nasa copywriting ka na ngayon, bro. So, nakikita mo yung effectivity ng mga specific words na ginagamit mo to connect with your audience. And ang tinitingnan naman natin dito is kung ano eh, kailangan mo i-generalize eh, na maiintindihan yung wordings mo ng tao. And then, yung mga advance niyan is parang, sa simula, pag susulat ako, as much as possible, gusto ko na intindihan siya ng grade 5. Okay? Hindi ko as much
I don't want to use words na na sobrang parang kailangan mo pang i-check sa dictionary yung meaning, 'di ba? Pwede naman. Pero depende sa market. Pag general yung targeting ko, general lang din yung wordings ko. Pero pag kware, may mga workshop kami na nasa 10,000, 20,000, ganun. Medyo iniiba ko na yung languaging ko doon para at least hindi na mabasa or hindi na maintindihan nung iba na alam ko hindi siya sakto doon sa bracket na yon. Okay? So yun, medyo ganun. Okay. So yun yung effectivity sa akin ng words. Ngayon, nung nag-workshop na ako, naghanap ako ng isang, teka lang, ano yung niche ko? Kasi kung dun sa NLP Hypnosis Philippines, ano kami, nag-focus kami sa kanya-kanya. Meaning, may iba-iba kami ng subject matter expertise. Okay. Si Dr. Strix, naka-focus siya sa conversational hypnosis. Si LaLuigi, naka-focus sa motivation, hypnotherapy. Sila Robert, leadership, hypnotherapy. Sila Jason, hypnosis. Si Job, HR, leadership. Doon siya. And then, teka lang, ano yung sa akin? Doon ako nag-focus sa sales tsaka sa negotiation ng use ng NLP tsaka ng hypnosis concepts. Kasi, teka lang, yun yung niche ko eh. Nag-isip, doon mo maiisip eh. Pag naghahanap ka ng gusto mo ng, teka lang, ito na yung gagawin ko for the rest of my life. Diba? Yun yung pwede, karamihan ng mga kinocoach ko, Ken, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko eh. Most of the time, a lot of people will just check on you because of your age. For example, dumating ka sa point na nasa 30 ka, di ba? Tapos tinanong mo hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko eh. Hindi gagawin ko sa buhay ko eh. It's a person who's like 16 years old could also ask the same question. A person at 40 to 50 could also ask the same question. Okay? Pero ang importante kasi doon is, who knows kung ano ba yung gagawin mo for the rest of your life, di ba? Baka putik in 1 year, 2 years from now, magbago rin yan. So, yun sa akin, I was just looking for something that I felt good at that moment. And teka lang, nung hinahanap ko yun, sabi ko, wow, ano ba? San ba ako? Ano ba yung mga ginagawa ko ngayon na I feel good? And it was training people. Connecting with people. Bakit? Ang goal ko nung mga panahon na yun is to not just to connect them. Nandun ako sa moment na legacy yung iniisip ko eh. Para teka lang, pag gano'ng karaming tao yung kaya kong mag-influence, gano'ng karaming tao yung kaya kong matulungan, gano'ng karaming tao yung kaya kong ma-feel, to make them feel good about themselves. Yun yun. So ngayon, kaya pumasok sa training. Yun yung naging focus ko. So, up till now, I still feel good about it. Kaya ako, steady na ako. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Kaya, alam mo yan, there are lots of opportunities out there. Pero, I'm looking at something na, teka lang, at the end of the day, importante is happiness ko. Diba? So, nandito pa rin sa training. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pinupupursigyan ko ngayon na ayusin yung mga training ko moving forward. Okay? So, yun. Moving, abante na tayo. So, nandun na ako sa NLP Hypnosis, NLP Hypnosis Philippines, and then, napunta na ako sa, teka lang, marketing. Sabi ko, teka lang, ang dami kong gustong gawin sa marketing. Parte to ng sales. Eh. Parte to ng, di ba? Pero, I saw myself lacking on some areas. Well, a lot of areas, which is online marketing. So, chinaga ako. Minano-mano ko, inisa-isa ko yung pag Facebook ads. Wala akong alam dyan. Click lang ako. And then, doon na ako nag-reach out. Kasi I do believe that there are people who, ba't ka dadaanan pa yung hirap when there are already very good people that are doing really good with that subject matter. So, I had to look for coaches and mentors to actually guide. Diba? Yun naman yung point nun eh. Tapos nakilala ko ito mga friends ko sa Social Media Academy and ang dami ko na rin. Mga friends kaya sa iba't ibang freelancing
communities. And ang solid ng mindset nung nakapasok na ako doon sa mga freelancing groups, ang takbo nung, parang, it's, kanya, hindi sa kanya-kanya, meron kang sariling goal para sa pamilya mo. Kasi most of the people na nasa freelancing ay mga moms, di ba? Dads, di ba? And ang nakita ko doon is yung determination nila na hindi siya, porque nasa bahay, di ba? Chill lang, tamad na. Hindi naman. Sila yung napaka-sobrang sipag. And doon ko nakita na, teka lang, iba ng panahon ngayon. Hindi na importante para graduate ka ng college na. Hindi na. Ang focus ngayon ng mga ng mundo, skills. Skills na. So, yun na yung mga tinutulungan ko ngayon. How to build mga specific skills. And then I connect them to the specific people na makakatulong sa kanila dun sa skill set na yun. Kasi, ang point ko ganito lang eh. Hindi ko kailangan maging expert sa lahat ng bagay. Okay? Sa akin, ang goal ko ngayon is, kaya nga meron ako nitong podcast na to, is to connect with more people, more experts, so that we could help more people. Nanonood ka ngayon, gusto mo matuto ng ganito. Nagtanong ka, Ken, gusto ko matuto ng ganito. Ops, teka lang, hindi ako yan. Pero I could connect you to someone who's an expert on that. Ngayon, mas mabilis na yung learnings mo. Yun yung point. Kaya meron tayo nito. Okay, inside the mind to. So, ayun. Teka lang, layo na ng kwento ko. Basahin ko muna yung mga message nyo, di ba? Dami nyo pala. Ayan. Welcome, guys. Sino pa nandito? Comment kayo. Hi. Ano na? Sabi nyo, pabati ko man lang kayo, di ba? Habang tuloy-tuloy tayo dito. Si Alan and Jan, present. Yan. Si Gat Andres, boss, anong hypnotherapy at hypnosis? Sorry, ibang sector ako nang galing. Bro, hypnosis, generally, kung ano yung naririnig mo sa mga TV, pare. Hypnotherapy kasi, I do believe hypnotherapy is one of the fastest ways, modalities to actually work with mga depression, anxiety, mga problems, mga fears, traumas. Ayan, hypnotherapy uses hypnosis. So, ang factors ng hypnosis para mag-work ang isang hypnosis, syempre, meron tayong tinatawag na formula, the ABS formula, absorb attention, bypass the conscious mind, tsaka suggest or stimulate. Yun lang yun. So, para sa mga nagtatanong ulit, paano ba ako hindi mabubudol? Number one, tanggalin mo lang yung A. Tanggalin mo yung attention. Pag wala yung attention mo doon sa nabubudol sa'yo, walang budol-budol na mangyayari. Ganun lang yung kasimple. Okay? And mostly, most of the time, yung mga nagbubudol-budol uses a lot of techniques, mga persuasion, mga sales techniques din, yung mga time constraints, yung daanin ka sa bilis, hindi ka makakapagsalita. They know how to use emotions. And last but not the least, they know how to pick their target. Okay? Not all people are highly hypnotizable subjects. There are people na may talagang highly hypnotizable or yung tipong, for example, ang palagi ko example dito is for, sa Makati, naglalakad ka, tumingin ka sa paligid mo ng mga 5 p.m. yung uuwi na yung mga tao. Tingnan mo yung taong nakatungo lang at parang pagod na sa buhay niya or ang daming problema sa office. Gulatin mo yun or kausapin mo, magkwento ka, makikinig yun. Okay? So, ganun yun. Nahanap sila ng specific na target and that's why it works really well. Okay? Hindi siya nag-work sa lahat pero meron silang magiging biktima at biktima pa rin. Okay? Hindi ko sinasabing gullible ka kung nabudol ka na. Nagkataon lang siguro, wala ka sa utak mo nun. Okay? So, yun. Okay. Okay, Mata. Hi, Mata. What's up? Mara, hi. Hi. Batch 3 ng cryptocurrency. Okay. Si my mom, rapport and empathy works. Of course. Diba? Christine call center. Okay. Siyempre. Chris Won. Yan. Yan. May kagat. Okay. Si Queenie. Queen. Yan. Dyan. Si Mines. Dyan. Okay. Sino pa? Comment. Mga ilan babaeng hypnotherapist sa Pinas? Actually, madami-dami na eh. Siguro, estimate ko nasa around 40 to 50 to 60 na. 40 to 50. Ha? Mga ilan babae? Bakit? Interested ka ba? May upcoming batch ngayon, September
September 3, yung next batch ng hypnotherapy certification nila, nila Jason Principe, tsaka nila Robert, tsaka nila Job Trinidad. So if you guys are interested, yeah, to become hypnotherapists, message nyo ako para mabigay ko sa inyo yung friend rate ko. Okay? So yun, nasa na ako. Topics natin moving forward. Yan, pwede na kayo magtanong. Ang naging focus ko dito is negotiation, sales, persuasion, training, and coaching. So, in regards to training, may mga naging questions sa akin, yung mga fellow trainers ko eh. Parang, Ken, may original thought pa ba? Meaning nun is, yung discussion namin nun was, ano ba yung tinuturo mo as a trainer? Galing ba sa libro? Galing ba sa ibang tao? Kasi, pag-usapan natin, napanood nyo ba yung kay Jay Shetty? Yung kay Jay Shetty, yung ngayon, yung plagiarism. Di ba? Nang nangyari is, kung yung quote ng ibang tao, kinokopya niya lang, tapos ginagamit niya dun sa videos niya. Pero, ang lumalabas kasi, hindi niya binibigyan ng acknowledgement yung gumawa ng quote. Parang kanya na. Kasi ibang usapan yun pag mga one time, two times yung nangyari. Kasi ang pwede naman na naisip mo lang din yung specific wordings na gano'n na hindi mo naman nabasa tong author na to, naisip mo lang din. Wala naman problema doon, di ba? Pero yung sa kanya kasi nangyari is, ano eh, lahat eh. Solid. Lahat. Nakuha. Okay? Pero ito yung pag-usapan natin. Ano ba yung binabayaran sa'yo as a trainer? Para sa akin, ito yung belief ko. Ang binabayaran sa'yo as a trainer, yung delivery mo. Yung understanding mo and yung experience mo dun sa subject na yun. Okay? Yun lang. Ganun lang yung kasimple. And yung topics, it's all in the internet. Hanapin mo sa internet. Nandyan yun. Pero, syempre, ang hinahanap mo, ako kaya, I still attend trainings eh, ng kahit sino. Ako, mag-invest talaga ako kasi naniniwala ako na I don't read much sa mga libro. I don't shortcut ako so I have a lot of friends that read lots and lots of books, so pag may gusto ako libro, sinasuggest ko sa kanila. Diba? Pag nasuggest ko sa kanila, tatanungin ko sa kanila, bro, ano ba yung concept ng ganito, and they would give you information. And ang masama pa doon, hindi naman masama, yung pinaka-cheat doon is, if you want quality information, okay, if you want quality information, there's one way to get information really quick. I-contradict mo yung sinasabi nila. Sabihin mo, hindi. Come from a place of negativity. Tama, no? Pero ganun yung sa pagkuha ng information eh. So, ngayon, kumari, ang belief niya is, teka lang, purely hypnosis yung belief mo. Tapos ang gagawin lang ng isang tao is, di naman effective yung hypnosis na yan eh. O, di ba? Yung tao may full belief ng hypnosis would, di ba, give out more information to prove that he is right. Di ba? Yun yun. So, ang bilis kumakuha ng information. Di ba? Starting from negation. Diba? Yun yun. Yun yung isa. So, in regards naman sa coaching, my beliefs in coaching, very, very, ano lang, from, I watch a lot of trainers and coaches and my mentors coach people. And as I saw it, hindi sa puso eh. They were coming from experience. Okay? They were coming from years and years and years of experience that they have specific questions to easily get to the root of the problem. Oo. Oo, tama, di ba? Di ba? Yun yun. Papaliwanag sila eh. Yung medyo slight manipulation yun in that way. Pero ang bilis mo ako information. Pero yun nga, going back to coaching. Sa coaching kasi, ano eh,
sa huli kong kinotes, I was really happy about myself. Why? Kasi tailored fit talaga eh. Hindi pwedeng kung ano yung ginawa ko dun sa last na kinotes ko or minentoran ko, ganun din yung gagawin mo dun sa susunod eh. It's very important na meron kang parang yung tinatawag natin na discovery call to the point na you get to understand first where the person is coming from, how the person constructs their reality, ano yung reality nila, how do they learn, and how can they apply things faster and easier. Okay? Yun yung mga tinitingnan ko. So on the fly, pag meron ka ng understanding nun, syempre, yung mga questions mo becomes more specific. So that mas quality information mo. So pag meron ka ng good, very good information, nandun ka na, na-list down mo na yung mga information mo, it's very easier to actually help the person improve. Okay? And have a bigger reality than previous. Kasi ang sa akin, ang belief set ko lang is to improve. Okay? To help kung sino man yung kino-coach ko or yung mga estudyante ko, to help them have awareness. Bigger awareness. Solid na awareness to the point na when they are aware of things, they gain more information. And when they have more information, they could have lots of options to do. Ang hirap kasi pag wala kang option na gagawin. Wala kang, isa lang yung option mo or wala kang pwedeng option. Maganda pag marami kang option, marami kang approach sa mga bagay-bagay. Di ba? Yun yung point ko. Okay. What's up? Kita ko yun, kontra. Okay. Dami nyo pa rin, ha? Okay, guys. If you have any question, comment lang kayo. If you're still watching, sabihin nyo lang, I'm here para at least I could acknowledge you're here. Tapos yun nga. In terms of ano pa ba yung mga nagiging concerns lately ng mga tao sa paligid ko, depression. Okay. In terms of depression, ang dami ng cases na nakikita ko eh, na nakakausap ko mga kaibigan ko. Ang hirap. Paano ba yun pag kaibigan ko? Okay. I put systems sa sarili ko na I don't do therapy sa mga friends ko at family members. Bakit? Kasi as much as possible, mahirap maging, may alam ka eh. Meron kahit konting, kahit sasabihin ko sa sarili ko na wala akong bias, meron eh. Kaya ayokong mahalo yung emotion, yung knowledge ko dun sa tao na yun, ayokong makahalo yun dun sa therapy. Kaya pinapasa ko palagi yun. Yung mga friends ko na nag-message sa akin for therapy, yun nga, pinapasa ko kayo palagi, di ba, sa hindi nyo kakilala. Para, I do believe na mas effective yung therapy that way. Okay. Ayan, no? Hi kay Fem Messina. What's up? Hi. Yun, nandun siya. Siyempre, asawa ko yan. Jasper, what's up, bro? Oh, tol. Isawa lang tayo kahapon. Okay. So, in regards sa depression, hindi ko naman sinasabi lahat ng depression ay thought-based. Most of it are. Based on my experience, most of it are. Namamanage, ang goal ko with doing therapy is to manage those thoughts so that depression becomes manageable. Okay? Very strong yung belief ko sa... kasi karamihan ng... Ito experience ko lang. I have nothing against sa mga... professionals out there. Ang laking factor kasi ng authority. Lalo na ako, I do believe in hypnosis talaga that it works. So, when a doctor, a professional would say na you have depression, what happens to the mind of the person na pwedeng wala? The story repeats itself inside of their mind. I have depression, lalo na I'm clinically depressed. Boom. So ngayon, as a hypnotherapist, kakaunterin ba namin? Hindi. We have to work with it. Diba? So, linawin mo muna sa sarili mo. Are you just... Check pa yung feeling mo. Is it loneliness? Sadness? Kasi most of the time, kahit nababalisa ka na, nalulungkot ka or something, you could easily attach it na, teka lang, I'm depressed. Kasi yun yung ano ngayon eh.
Yan dun yun eh. So, ang mindset ko, teka lang, noong mga sinaunang panahon, may mga caveman ba? Meron bang word na depressed? Wala. So, hindi, wala. Wala lang. Hindi pwede, hindi nila nare-repeat yun. So, kailan lang ba to? Diba? So, tingnan mo muna yun. And check mo yung thoughts mo. With working with NLP, dun ko nakita na, teka lang, pwede ko himay-himayin lahat tong thoughts na to. Okay, where does this lead to? Kasi nakikita ko yung process ng utak natin, it's connect. Okay, so kung mahanap ko yung, ito yung feeling ah, kung mahanap ko yung root na yon na thought at ma-work around natin yung thought na yon, tingnan natin kung magiging pareho pa rin ba yung feeling. So ganun yung ginagawa ko sa NLP. By question, nahanap natin yung root, yung holding pattern niya, yung mga ganyan. Pag nahanap na natin yun, dun natin siya aayusin. Okay, so ibig sabihin ba, pag nakikita mo yung ex mo, for example, nakita mo yung ex mo na de-depress ka, hindi mo mong tingnan yung ex mo, so titingnan natin, in terms naman sa coaching, gagawin natin ng paraan or ng ways yan, ng process, ng habits, para hindi ka na tumingin dun sa ex mo. Kasi, yun sa mga friends natin na kaka-break up pa lang, tingnan natin, di ba? Ang nagiging factor niyan is araw-araw, kaka-break mo lang, titingnan mo yung Facebook, titingnan mo yung Instagram. Yun nga yung problema ngayon eh. Ang daming outlet. May Google pa, di ba? Bubura yung Google, di ba? Unfollow yung Google. Di ba? May Twitter, may Instagram, may Snapchat, di ba? May Facebook. So, dun sa dalawang nag-message sa akin na they wanna move on or kaka-break lang, ganito na yan. Burahin mo na agad. Tapo mo na agad lahat yan. Yung dahan-dahan, mas madaling i-workout ng utak mo yun na makapag-move on. Kaya maglaro ka ng games. Di ba? Kasi ang mangyayari dyan is the more you think about the person, you're creating new habits eh. Kaya yung mga iba, ang tagal makapag-move on, honestly, yun yung ginagawa mo sa sarili mo eh. Chinecheck mo araw-araw hanggang sa nakaka-create ka ng habit na chinecheck mo. So, araw-araw mong iniisip. Paano ka makapag-move on kung araw-araw mong iniisip yung tao? Di ba? Simple lang, di ba? So, yun. Work natin yung mga, tinatawag natin ng anchors, yung mga connection na yan. Pag na-work around mo yun, mas madali na. Same with depression. Let's work on, iba kasi yung sa may anxiety. Sige, pag-usapan din natin yan mamaya. So, with depression, teka lang, tingnan natin, where do you feel? Okay? Na-depress ka. So, kung sinabi ng isang client ko sa kwarto, okay, usually kasi I feel depressed. Nasaan ka ba ngayon when you're feeling depressed? Sa kwarto ko. Sige nga, subukan mo nga lumabas ngayon or lumabas ka nga ngayon or magkita tayo sa coffee shop. Ngayon, ano feeling mo? Okay. So, feeling niya kanina, kasi depressed ako lang mag-isa dito sa bahay. Okay. Sige nga, subukan natin. Pag meron kang kasama ngayon, ano yung feeling mo? Ano yung pinagkaiba ng feeling mo kanina sa ngayon? Di ba? Yun eh. Pag nahanap mo, yung, kumari, kaya mo naman gawin ito mag-isa. If you're feeling down, work with it. Alamin mo kung ano yung nagpapa-feel sa'yo nun. And do something that small change could have big results. Okay? Pwede yun. Okay. So, with anxiety naman, yun, di ba, scary? Sabi sa'yo, inside the mind of is scary. Of can it is scary. De, pero yun nga, yung mga ibang friends ko kasi syempre, ano eh. Dahil yan, si Lastrix, they see me as a devious. Well, totoo naman. So yun nga. In terms of anxiety naman, rush, a lot of thoughts coming in. Siguro, yung instant na workaround na nakita ko na sobrang nag-work, yung tinuro sa akin yan, nung Ninong Strix, di ba? Ninong Strix. It's what he calls it a mind dump. I still use it. I have this paper. Yan. Kita niyo ba? I have this paper. Favorite game ko kasi Scrabble eh. So nag-talkal ako ng mga Scrabble boards ko doon. Dami ko palang ganitong papel. And ngayon, na-jot down ko lahat ng iniisip ko dito sa papel. And it works a lot. Okay, sobrang laking tulong. May mga times sa dami ng mga projects or workshops na kailangan kong i-market
kakasabay-sabay yung mga iniisip ko eh. Ang hirap, hindi ako makagalaw kasi gagawin ko tong isa, hindi ako makapag-focus dahil iniisip ko na naman yung next task ko. Okay? So, natulungan ako na tong papel na to, yung mind dump, by listing things down. Ito, may numbering pa yan eh. Huh? May numbering pa yan. So, ngayon, isusulat ko dun sa isa, for example, NLP Hypnosis Philippines, lahat ng maisip kong task, lahat, idadump ko lang dyan lahat. Or lahat ta susunod, family. Ano ba yung mga kailangan ko for family? Kumari, yan, groceries. Yan, para sa asawa ko, maghugas ng pinggan. Di ba? Ayan, di ba? Maghugas na ako ng pinggan, ha? So, yan, ibutuloy ako. So, ngayon, since naka-list down na siya, blanco na yung utak ko. Mas madali na mag-isip. Okay? So, yun yung effectivity ng mind dump. So, if you're having anxious thoughts, sa dami mong iniisip, subukan mo i-categorize muna. Taka lang. Para sa nanay mo, ano ba yung mga iniisip mo tungkol sa nanay mo? List down mo lang lahat. First thing that comes to mind, sulat mo lang. And see how different would you feel after doing this simple task. Okay? Pero, ito yung maganda din eh. Pag nasulat mo na siya, task list na siya. Okay? And ang maganda doon, every time na nagagawa mo siya, for example, sa akin may nakasulat din sa papel ko, talk to Luigi or call Jason, ganun. Onting ganun. Kay Jason, ang daming nakasulat dyan. Follow up on this, follow up on that. Nakasulat yun. So every time na, oy bro, so yung ganyan, okay, kino-cross out ko na yun. Pag nako-cross out na yun, nako, sarap na feeling kasi natatanggalan ka na ng iniisip. Diba? Pag wala ka na iniisip, pwede na ako mag-Dota. Pwede na ako mag-Mobile Legends. Diba? Pwede na ako mag-Dota Underlords. Diba? Yun. So, this stuff helps a lot. Okay. So, anxiety, ano pa? Okay. May questions ba kayo? In regards naman sa topic ng persuasion, manipulation, tsaka influence. It's really anlawak ng topic na yan eh. Ang favorite word ko kasing gamitin is manipulation. Pero every time na ginagamit ko yung word na yun, parang napaka iba yung dating sa tao. Sa akin kasi, manipulation is good. Yun yung mindset ko. I accepted that manipulation is good. Pero ano bang pinagkaiba ng persuasion sa negotiation, sa manipulation, sa influence? Iba-iba kasi yun eh. So, ang personal definition ko, persuasion, gumamit ka ng mga words, techniques, understanding na ganun, to make a person say yes. Okay? Negotiation starts when the person says no. Ganun lang kasimple. Like, no, they negotiate ka. Next naman is influence. Influence involves power. Manipulation involves a plan, an insight. Okay? Yung parang pag matatawag ko siyang manipulation pag may nakaplano na sa isip ko kung ano yung mga gagawin ko sa susunod, may mga steps na ako na ganun. Manipulation 'yun. Okay. So ano yung mga factors, ano yung mga pwede natin gamitin para mabilis natin makuha yung loob ng mga tao? There are loads and loads of mga factors na pwede natin gamitin eh, like name drops. Name drops is gamit ka ng pangalan ng sikat na tao and then you associate yourself with that name. Easily, makakuha ka na rin ng authority from association with that name pa lang. Lalo na kung kakilala mo yung tao na yun. Yun yun. So, maganda rin maging acquainted talaga sa mga taong may authority lalo na dun sa field na ginagalawan mo. Okay? Kaya, kasi maging friends nito mga taong to. Ah, okay. Okay. So, okay. Humahaba na pala yung usapan natin. So, guys, yun. In regards dun sa mga topics na yan, feel free to message. If you have any situations na, teka lang, Ken, meron akong deal na ganito, do you have some pointers on how to help me close this? Wala. Tara, let's talk about it. Negotiation, medyo nahihirapan kayo.
sa sales, sa insurance, mga ganun, how do we work? Kasi iniisip ng tao, kailangan nila confidence eh. Kailangan ko maging confident para maging magaling na sales. Kaya ganyan. Hindi. Hindi. Proseso. Ako naniniwala ako na hindi naman specifically confidence ang kailangan mo eh. Kailangan mo ng experience. Kasi pag nalalagay ka sa isang situation na hindi mo pa na-experience before, hindi pa naka-prepare yung utak mo para gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Kasi ang pinaka naging focus ko is adaptability sa mga situations. Yan yung pinaka dapat natin matutunan lahat. Okay? Kasi for example, ini-expect mo na nasa utak mo na teka lang, yes na tong client. To biglang nag-no. So what do you do next? So mas nagiging madali yung proseso natin. Kung meron ka ng experience sa mga bagay na yon. Okay? Or nilalagyan mo na ng mga paano nga ba yung ginagawa natin? Kasi in terms naman sa mga pitching, lalo na kung maring mag-propose ka sa mga tao, as much as possible, kino-cover natin yung basis eh. Meaning natin ang kino-cover natin yung basis is you write down all the negations, lahat ng pwedeng itanong sa'yo na mahirap, and within that pitch, i-cover mo yung mga questions na yun. Okay? So, pwede mo rin isama sa pitch mo yung mga competitors mo, honestly. Hindi, pwede naman kasi yung iba gumagamit pa brand X, brand Y, pwede mo na diretso yun, di ba? Kung pwede naman. Kung informal yung setting, pwede mo diretso yun. Alam mo, itong company na to, they offer really good services in that. Pero since tayo magkausap ngayon, we could also offer that. Hindi ko siniraan yung company na isa, nakita mo yun? Hindi ko siniraan. Wala akong sinira doon. Okay, yun yung importante. As much as possible, kung pwedeng hindi ka manira, wag. Pero kung kailangan mo manira, enjoy. Kasi syempre, to build a new building, of course, you need to destroy the foundation. Yun yun. So, kung, yan, ako naniniwala ako dyan. Yung mga manipulation na yan. So, importante rin minsan talagang kung kailangan mo manira, kailangan mo talagang manira. Kasi kung ang goal mo is to close the deal, you have to do anything to close that deal. Yun nga yung mga mindset nun eh. Lalo na kung nandun pa ako, solid pa ako nandun sa sales eh. Always be closing, always be closing. Nandun na ako palagi, always be closing. Kaya ang sarap maging closer eh. Kasi ang focus mo, okay, is not just to make a relationship with dun sa kausap mo. Hindi lang eh. Ang goal mo dun is, pag nandun ka na talaga sa field, is to deliver value and not give a fuck kung ano yung resulta doon. Kung sabihin niya, no, fuck it. Next na ako. I mean, ang point ko dito is, yun nga eh, most of the best salespeople will always say they're not selling. Ang goal mo palagi is, syempre, hindi na ikaw yung mag-sell eh. Sila na yung lumapit sa'yo. That's why ngayon, online marketing works a lot. Why? It shortens the sales process. Okay, hindi na ako lalapit, kakatok sa bahay mo, tapos kukuha ako ng no, or whatsoever, no. Hindi na. Yung mga mag-i-inquire sa'yo dahil dun sa targeting mo, dahil dun sa Facebook ads mo, or dahil dun sa mga ginagawa mo, Eventbrite, meetup.com, everything, interesado na sila sa kung ano yung offer mo. Okay? So, yun yung isa sa mga factor dun. So, pag interesado na sila sa'yo, mas madali na ngayon, i-close yung deal. Diba? So yun, kaya effective yun. So teka lang, if you guys have any questions, yeah, feel free to comment. Medyo malagpas na tayo sa oras natin. Ano pa ba? Yun lang, inside the mind of, well, ngayon naka-focus ako sa I'll be doing a workshop, covert sales sa September 21, October 19, meron akong Comply, Persuasion and Influence. Tapos, November 3, meron akong rejections. Naka-focus lang yung workshop na yun sa rejections lang talaga and how to work with the rejections na nakukuha natin. So, generally, workshop-based kami. Meaning ko ng workshop-based is as much as possible kung pwedeng wala tayong outline, huwag tayong mag-outline. What we want to focus in is more of coaches kasi kami dun sa team namin. And as coaches,
we talk to the participants first. Gusto namin maintindihan. Teka lang, pare-pareho naman tayong learners eh. Pare-pareho naman tayo uma-attend ng workshops eh. Ayoko kasi uma-attend ako ng workshop na teka lang, pagdating ko doon, alam ko na yan. Okay? Sayang, sayang yung oras. Kaya ang point ko palagi pag nag-workshop is to ask people first. Teka lang, ano yung expectation mo dito sa workshop na to? Ano yung gusto mo matutunan dito? Discovery call pa lang, pagka-register ng pag-register mo, tatawagan na kita. Para maintindihan ko muna, teka lang, alam mo na pala to eh, hindi mo na kailangan umattend. Okay? Kasi sayang lang yung pera mo, sayang lang yung oras mo. Choice mo na yun kung gusto mo pa rin umattend. Diba? So yun yung effectivity ng workshop based. Kasi na-direct mo kaagad yung kailangan nung mga taong a-attend. And at least nabibigyan mo sila ng specific value na kailangan nila. Next, we'll be launching yun nga, yung program namin nila Dr. Strix at ni Luigi, yung Hypnotic Language Mastery Class. So, nag-dry run na kami noon last year. Yung masterclass for this year, kasi as much as possible, once a year, we do one masterclass lang. So, yung masterclass na gagawin namin ngayon is Hypnotic Language. And then, end of the year, si Dr. Strix merong productivity na workshop tsaka focus planning by the end of the year. So, yun yung mga naka-plan na workshops upcoming. Podcast naman, ito continuous lang. Bawal ang acne. Oo. Ayun, Michael Lim. What's up? You know. What's up, bro? So, yun. So, ang daming bagay na pwede natin gawin to add value to ourselves. I do suggest sa mga friends ko na gustong mag-aral ng mga online marketing, Facebook ads, I could connect you to some friends that teaches that. Sa mga kaibigan natin, sa mga friends ng wife ko na gusto matuto ng mga freelancing, yeah, message yung si Fem. Dami nung siyang ginagawa sa freelancing, mga virtual assistants, ganun, e-commerce, ang daming skills na pwedeng matutunan eh. So kung it's never too late, always the first thing to do is kung hindi mo alam yung gagawin mo is to ask. Diba? yun eh. To ask people who can help you find yourself. Ano pa ba yung mga ginagawa ko? Inside the Mind of, next episode, tingnan natin. I'm planning to interview a lot of experts in the field. Starting with my mom, non-life, kung ano, hindi kong gusto niya. Iipitin ko yung airmat ko para mag-talk in regards sa non-life. Ma, nandiyan ka, nanonood ka, di ba? Toka, sayang yung knowledge eh. Sayang, you could help a lot of agents and people who are interested in getting insurance. Diba? Ano pa ba? Guys, open yung inside the mind of, yung conscious open din yan. Me and my partner, si Joneka, nakafocus kami naman sa sa consciousness, awareness. So, anything about mindset, nandun yun, yung conscious na podcast. Sa mga friends ko naman na gusto matuto sa mga cryptocurrency related, hindi yung mga forex. I mean, galing din ako sa forex, Philippine stock, wala ako masyado alam dun eh. Pero in terms of Bitcoin, I do cryptomad once in a while, pag meron tayo mga guests nandyan. Medyo busy lang ako sa Inside the Mind of. Pero sa cryptomad, tagline ko dyan, cryptocurrency information para sa mga tamad na katulad mo. So ang focus natin dyan is to teach people, ano ba yung Bitcoin? Diba? Bakit ba ang daming kumikita dyan sa Bitcoin na yan? Ano ba yung cryptocurrency na yan? Paano ba ako mag-invest dyan? So we usually interview traders, investors, yung mga companies. Nandiyan yan. Search mo na lang, Cryptomad. Meron kami upcoming na workshop na partnered ako kay Bulliana. Technical analysis naman sa mga trading psychology and everything, risk management. Doon yun, mentoring ni Bulliana yun. So, message kayo if you're interested. And yun lang. Again, kung marami kayo natutunan ngayon, maraming salamat. Solid na frame, no? So, parting words ko is always add value to yourself. Simple lang yung buhay. Huwag natin i-complicate. Always find your happiness. From time to time, nagbabago ang happiness. I do believe na nagbabago yan. Tanungin mo palagi sa sarili mo, teka lang, what makes me happy? And alamin mo kung paano mo ma-maintain yung happiness na yun. Kung hindi ka na masaya sa ginagawa mo, itigil mo na yan.
Ganun lang yung kasimple. Pag pagod ka na, hawakan yan. Bitawan mo na. Diba? Ganun lang yan. Ano pa ba yung mga pwede natin na parting words? That's not, ano lang, there are lots of people that could help you. Huwag mong pigilan yung sarili mo na kaya ko ito mag-isa. Gets? Yun yun. Learning is tuloy-tuloy. Hindi natatapos yan. Lahat ng kilala ko ng mga mentors, ng mga masters na nasa field, they never say that they are the masters. Never. Most of them don't even say that I'm this and I'm that. Wala lang. They're just having fun. So, sa mga taong nakapanood ng laban ng OG tsaka ng Team Liquid, ang simple lang, ang natutunan ko while rewatching the series, ano lang, they took the kung ano yung mga nangyayari sa paligid nila, inintindi nila kung ano yung tinatawag namin na meta, kung ano yung mga uso, kung ano yung mga uso, inintindi nila, and then dun sa pagkakaintindi na yun, gumawa sila ng bago, in-innovate nila. Tapos nung in-innovate nila, in-improve pa nila. So yun na yung gusto natin gawin. So if I were to compare myself to other trainers out there, simple lang. Ano sabi? Ano yan? Ano meron? Ayan. Ayun, putol lang yung thought ko eh. So if I were to compare myself to other trainers out there, what would differentiate Ken Somera? Ulitin ko lang, yung delivery, yung passion, saka yung kakupalan ko. So sa akin, ganun lang yung kasimple. NLP, aralin ninyo, hypnosis, hypnotherapy, nandyan yan. It really helps a lot of people, lalo na kung alam mo siyang gamitin. Sales, persuasion, manipulation, influence. Nandiyan yan. There are lots of books out there. Okay? And there are lots of really good experts out there to help you with that. Hanapin nyo sa internet. Ang dami yan. Aralin ninyo kasi ang laking bagay na magaling kang mag-close. Ang laking bagay na marunong kang mag-communicate efficiently. Okay? So, ayun lang. Again, always add value to yourself. My name is Ken Somera. And these are my thoughts. Teka lang, Astig Ella. Thank you, Michael Lim. What's up, si Chris Mon. Okay. So, again, yun lang. Maraming salamat sa oras ninyo ngayon. And this has been a fun episode. Okay? Episode 25 of Inside the Mind Of. Again, my name is Ken Somera. And these are my thoughts. Kita-kits, guys. Next episode. Bye.